loyal ba talaga si Afam sa'yo? I know na nandito ka sa video kong ito kasi gusto mo ding malaman kung loyal ba yung Afam mo sa'yo. So, check it out! A few moments later. So, number one tip na malalaman mo kung serious ba talaga yung Afam sa'yo. By the way, this is only based on my own experience and also my own opinion. Sa mga disclaimer dyan, sa mga bashers natin dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw nyo sa video to, edi mag-next video na lang kayo. Bahala kayo dyan. Number one sign na malalaman mo na, number one tip, na malalaman mo kung loyal pa talaga yung Afam sa'yo, girl, is importante sa kanya yung mga bagay na importante sa'yo. Example ng mga bagay na importante, na isang bagay lang bibigay ko. Example na isang bagay na importante sa'yo, syempre yung pagiging virgin natin, ha? Natin! Yung pagiging virgin mo, girl, ha? So, syempre, pag sa Afam kasi, kapag virgin or pag ganyan, pag hindi ka pa nadidiligan at all, napakalaking big plus yan sa mga Afam. So, for you, girl, na I know na importante talaga siya sa'yo, and then meron talagang ibang mga babae na gusto nalang ibigay yung bandera. Before nila ibigay yung bandera nila is gusto nila na kasal muna. So, pag mga ganyan, kapag alam ni Afam na ganyan yung gusto mo and irerespeto at irerespeto niya yan, kasi nga, sinabi ko na importante sa Afam yung bagay din na importante sa'yo. Kaya irerespetohin niya yan and then handa siyang mag-antay hanggang ibigay mo na siya. Hanggang makasal na kayo or hanggang ready ka na isuko mo na yung number two is, kapag pinapaalam niya sa'yo lahat ng ginagawa niya, lahat na lahat, as in lahat, kahit ano pang ginawa niya, kahit kumain ba siya somewhere, basta lahat, girl, pinapaalam niya sa'yo. It's either magvi-video siya na gano'n na he's somewhere, or vividiohan niya yung mga kinakain niya or yung mga lugar na napupuntahan niya or sa isang araw na nandun siya sa lugar na yon is nagvi-video call siya sa'yo kasi nga pinapaalam niya sa'yo lahat ng ginagawa niya. Number three is, eto yung for me, ha, eto yung pinaka-importante kasi dati is nung first month pa lang na nag-chat kami ni Banana is as in sinama na niya talaga agad ako, girl, sa pangarap niya. Number four is, bumubuo siya ng pangarap kasama ka. Yan. So, isa din yan sa, yung parang napaka-effective siya na sign na loyal talaga yung Afam sa'yo, girl. Siyempre, hindi naman siya bubuo ng pangarap kasama yung ibang girl. Diba? Hello? Ano lang, tanga lang. So, bubuo siya ng pangarap tapos madaming girl yung isasama niya doon. So, syempre, ikaw lang, kasi nga seryoso na siya sa'yo, and then ready na siyang mag-commit sa'yo, girl. So, yan, bumubuo na siya ng pangarap kasama ka, sasabihin niya sa'yo, ha. Gusto ko, yung iba yung word na ko and tayo, ha. Sasabihin niya sa'yo na gusto kong magkaroon ng bahay sa mga ganitong lugar. Yan yung, yung selfish na ano yan, ha. Pero kung sasabihin ni Afam sa'yo, gusto ko na magtayo ng bahay kasama ka dun sa lugar na yon. So, naku, tumpak, girl. Number five is, kasama ka lagi sa mga daily routine niya. Kahit ano pang ginagawa ni Afam, girl, at either kakagising niya lang, and then kaka-shower niya lang. Ah, naku, alam na alam mo lahat, girl. Isasama ka talaga ni Afam sa mga daily routine niya. Or it's either nag-breakfast ba siya or nag-exercise ba siya. Naku, alam na alam mo yan, girl. Kasi nga, serious na si Afam sa'yo. And then, loyal siya sa'yo. Number six is, he is sending you some stuff. Anong ibig sabihin ng some stuff? Some stuff? Char! He's sending you some stuff. For example, hindi lang siya sa pera. Some stuff is yung mga bagay na kapag may special occasion sa'yo, girl, yung birthday mo, syempre birthday mo. Yung mga Afam kasi, hindi lahat, ha, hindi ko nila lahat. Hindi lahat ng Afam is ganun sila. Yung mga, merong mga Afam talaga na pinanganak talagang generous. Sana all generous. So, ayun na nga, yung he is sending you some stuff, yung
kapag may special occasion, nagpapa-deliver si Afam sa'yo ng flowers with chocolate, yung mga ganyan. Yun yung isang sign din niya na loyal siya sa'yo. Kasi nga, ba't siya mag-aak sa'yo ng panahon niya na mag-send sa'yo ng mga bagay na yan kung hindi siya loyal sa'yo? Or kung hindi siya, kung yung, for example, nagpapadala din siya ng pera para pangtulong niya sa'yo, ganyan. Pero hindi ko nilalahat ha, kasi meron talaga yung mga fam na hindi din nagpapadala ng pera. And then serious din naman sila. Nagpapadala sila ng pera, After na ma-meet nila yung girl. Number 7 is, isang sign din, or isang tip siya na loyal talaga yung afam mo sa'yo, girl, na ikaw lang talaga, ikaw, kasi ikaw lang talaga ang pinakamagandang binibini. Yung pag may understanding kayong dalawa, is ayaw niya na hindi ito maayos agad. So, ganyan yung mga afam, ha? For example, na nagka-misunderstanding kayo this morning, and then ayaw niya, fam, na umabot pa siya hanggang gabi kapag hindi kayo nagkakaayos. Kasi ganyan yung mga fam, ayaw nila na mga misunderstanding, ayaw nila mga arguments, ayaw nila na masyadong madrama, basta ayaw nila na mga ganyan, girls. So, just go with the flow lang talaga. Number 8 din, na malalaman mo na loyal talaga yung afam sa'yo, girl, is pag may babaeng nag-add sa kanya sa Facebook niya or either sa ibang social media account, ipapaalam talaga yan ni afam sa'yo, girl. So, ganyan kasi, pero dati si Banana, hindi yan pinapaalam, ha, Char? Nalaman ko na lang nung nag-meet na kami, and then ayun, binigyan niya yung phone niya, and then tinignan ko din kung sino yung mga babaeng nag-add sa kanya. Pero at least pinaalam niya nga nung nag-meet na kami, hindi yung nagcha-chat pa lang kami. So, meron talaga ibang afam na napaka-honest nila kasi gusto din nila sa ibang Pilipina na honest din ito sa kanya. Kaya pinapaalam niya kapag may mga babaeng nag-a-add sa kanya or may mga babaeng nagme-message sa kanya. So, isang sign yan, girl, na loyal talaga siya sa'yo. Number 9 is yung binubura na niya yung mga account niya sa dating sites or apps ba yan na dating site, binubura na niya sa cellphone niya. So, paano mo malalaman na binubura na niya? Siyempre, girl, hello. Kailangan maging wise ka din, ha? Kapag sinabi na ni Afab sa'yo na, okay, delete your account there in this dating site kasi magpo-focus na daw kayo sa isa't isa. So, siyempre, ikaw, gusto mong makasigurado, siyempre, gagawa ka din ng dami account, hello. Gusto mo rin makasigurado na ikaw lang talaga. Yung totoo talaga na sinabi niya na magpo-focus na kayo sa isa't isa. So, ayun, gagawa ka ng dami account doon. Siyempre, lagay mo doon yung babaeng maganda din na Filipina na basta maganda, nakaakit-akit. Hindi yung artista. Basta yung magandang babae na Filipina, in-add mo doon, try mo i-chat yung afa mo. Then, kapag di-deny ka, girl, nako, iwan mo na yan, girl. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?